Hey guys, welcome back to the vlog. This is Ina. Sobrang bedroom voice kasi kakagising ko lang. And sabi ko last vlog ko that pupunta ako sa premiere night and a block screening for An Inconvenient Love. And here are the clips that I got during those days. So I hope you enjoy it. Grabe guys, sana maramdaman niyo yung kilig ko while nandun ako dun sa location. And grabe. Ayun lang. Let's start in 3, 2, 1. So, naglalakad na ako nito papuntang MRT. Then, bababa ako ng Ortigas Station para pumunta sa Mega Mall. Ito ako, nag-abong ako ng MRT going to Mega Mall para sumilip sa premiere night ng An Inconvenient Love. Hindi ako magtatagal doon, titingnan ko lang yung setup. If na setup yun, pero parang ang aga ko pa. It's 2 PM. 2:07 PM. Pasok na ako sa department store. Kasi, oo, bibilang bago. Hindi ako sure kung nagsasalita ako dito, pero mga 3:30 PM to nung nakapunta ako dyan sa cinema. And medyo madami ng tao talaga na nag-aabang sa Don Bell. Hindi ako mag-vlog. Hindi rin naman ako nagtagal dun sa Mega Mall. Bumili lang talaga ako ng bag and tiningnan ko yung cinema. After nun, umuwi na din ako kasi mahirap nang mahassle sa rush hour kasi 4 PM na yata nyan. So, naglalakad ako pabalik. Medyo naligaw pa nga ako nito. Pero good thing, di naman sobrang tagal kong naglakad. Hi, Mai. Okay. Uy, nakasama sila sa... Bakit ganyan? Oli ka na. Saan ba? Parang nahiya ako sa ginagawa ko. Nandito na kami. Gusto mo yun? Ah, nandito na ako sa SM North. Natatawa ako, Kate. Hi, Kate. Makikita na namin si Donnie. Don Bell. Wala akong lightstick. Mas wala tayong banner. Uy, si Donnie. Ay, wala pa. Uy, aakyat. Bawasan ko aakyat dyan. Ah, meron ba? Sorry, akin. Bulit kasi, Mai. Gabi, wala akong tripod. Oh. Okay, nasa na si Mi? Nakakit tayo, di ba? Nakaano yun, may ganyan. Antay na nga rin, nakakala na sa akin. Ang kapal ng mukha eh. Mai! Bawal ng camera doon. 4. Thank you po. Ayan, my free movie.
ito na, totoo na. Excited na ako manood ng Onion Convenient Vlog. Mga nakikita dito sa vlog ko. Vlog ko. Pero nakatalikod eh. Hi. Dito na kami sa loob ng Cinema 5 ng SM North. Nahiya ako magsalita. Nahiya ako magsalita. 4 PM yung schedule ng screening dito. And tinaantay na lang namin. So, ito yung current situation. Ayan. Yung mga tao dyan, hindi lang halata. Nahiya ako may nag-video doon. So, ayun. We're coming, guys! So, please welcome our new Gen Phenomenal Rocky! Good afternoon, guys! Okay ba yung movie so far? Okay, guys, enjoy the movie para po sa inyo ito. Maraming salamat sa support ng Bell Leavers and Vigorous Don Bell. Maraming salamat po, guys. We love you so much. Hello, Vigorous Don Bell! Hello, Believers! Hi! Thank you so much for being here. Ano part na kayo? Wala pa! Sumispile ka? Eh, joke lang. Thank you so much for being here. Bye! Sige kayo na mga kapatid! Ayun sila! Oh my gosh! Kanina nagawa! Yung braso ko! Ayun sila! Ayun sila! Pero sobrang... Wala akong selfie pero oh my god! Hi, guys! Bakit ka? Pero, tagal naman, naiihi na po ako. Sa iyo. Manood. So, ano masasabi mo sa ano? Don Bell is the best. Akala ko Wakanda forever. Pauwi na kami. Mamaya na ako mag-kikeme. So, saan tayo? Dun sa baba kanina. Hey guys, so obviously, as in kaka-uwi ko lang from vlog screening ng An Inconvenient Love. Grabe, wala akong masabi. Actually, medyo kaka-uwi-uwi ko lang. Tapos, kinukompose ko pa yung sarili ko. Nag-freshen up lang ako. Kasi inaantok na din talaga ako. And based sa mata ko, diba? Grabe yung eye bags natin. So, shout out po sa Vigorous Don Bell and Believers Official. Salamat po sa opportunity na makasama ko sa actually, sa opportunities lahat ng mga bula na makasama sa block screening. And sobrang unexpected na makikita ko yung Don Bell doon ulit. Grabe, hindi ko na alam kung pang ilang encounter ko na silang nakikita. Pero, guys, kinikilig pa din talaga ako. Alam niyo yung parang okay lang kahit walang jowa. Basta sila na yung magjowa. Ganon. Tapos, ito yung mga photos doon. Ayan, lagay natin dito. Pero ayun nga, and may pa freebies dun sa pinuntahan ko na block screen. Yung popcorn na hindi ko naman nakain kasi hindi talaga ako kumakain kapag nasa movie theater or nanonood ng movie. Siguro before the movies. Tapos, ito. Actually, mag-separate ito pinamigay. Nilagay ko lang dito. Ito, yung isa. Photos ng Don Bell. Ito yung nung November 1. So, Halloween. Si Tinkerbell. Tapos, ito yung sa Magandang Buhay. Tapos, ito yung sa AIL. Tapos, meron din sa lang scrunchy na kulay black. Black and red yung pinapamigay nila to. And favorite ko to. Lalikon siya lagi sa wrist ko.
Tapos, oh my gosh, meron pa silang stickers. Tapos may photos uli. Ang daming photos. Ang dami kong photos. Uy. Ito. Ayan, oh. Tapos, ang ganda niya. Ay, grabe ito. Pak. Tapos, ito yung stickers. Na hindi ko nabubuksan. Pero, obviously, ito ay si Halamani. So, ayun na nga, guys. Kakatapos ko lang mapanood yung An Inconvenient Love, and grabe, hindi ko ine-expect. Hindi kasi ako nagdala ng tissue, grabe. Hindi ako nagdala ng tissue. Pero, uy, umiyak ako. So, yung thoughts ko dun sa movie is sobrang, hindi ko siya ine-expect. Akala ko more on pakilig lang, ganun lang siya kasi nga, medyo ano, bata pa si Belle and si Donnie. Pero, nung binabalikan ko yung mga interviews nila, sabi nga nila dito sa movie na to, kung sa Love is Colorblind, ay kung sa He's Into Her, high school sila, sa Love is Colorblind is pa-adulting. Dito, adult na sila. So, me as an adult na, is sobrang nakaka-relate kasi, di ba yung trailer pa lang na ano, yung pinakita si Belle na, di ba, may part-time siya, tas yung ang sikip, yung transportation natin, yung mga gastos, di ba, parang pinapakita dun yung totoong buhay na nangyayari sa isang tao. Tapos, na-realize ko na, oo nga, ano, ang dami palang epekto sa atin ng, ano, ganun. Tapos kasi, nung nagsisimula pa lang yung movie, kasi parang puro kilig talaga siya. Tapos, nung habang nasa kalagitnaan na siya ng mga, ng story, hindi ko alam kung paano ko hindi kayo masuspoil, pero sobrang na-inspire ako dun sa characters ni Manny at ni AF. Kasi sobrang, alam niyo yung ang dami kasing tao ngayon na kapag ka, alam niyo yung nawawalan na panghihinaan agad ng loob, tapos hindi sila lumalaban. Kahit parang sinasabi nila sa sarili na lang, kailangan ko lumaban kasi kailangan kong mabuhay, kailangan kong kumita, ganyan-ganyan. Pero yung pag pinanood niyo yung movie, mai-inspire kayo na, ay, but bakit ka susuko, di ba? Kung meron namang mga rason para lumaban ka. And, ano pa ba yung thoughts ko doon? Hindi ko na alam, hindi ko na masyadong sasabihin dito kasi baka sobrang ma-spoil kayo. Sorry guys, pero it's a must-watch film and hindi lang siya basta kilig. May matututunan ka talaga dito sa movie na to and guys, panoorin nyo na siya. And guys, pwede. No to piracy. Stop recording when you're inside the movie theater. And sobrang ganda, guys. Panoorin nyo na. I'm recording this at 9 p.m. So, inaantok na talaga ako. Pero, ayun. Ayun lang. See you guys next time. And please do watch, like, and subscribe. And see you next time. See you on my next vlog. Bye!